Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Bumili lang kami ni Dadong ng pang succulents na lupa. Tsaka, ano yan? Fertilizer. Ayan, oh. Liquid fertilizer para sa succulents. Kasi ang tagal na namin gustong ilipat yun. Hindi pa rin namin na lipat-lipat. Medyo masama yung boses natin kasi nga meron tayong sipon tsaka ubo. Nagka-allergy din tayo tapos uso talaga eh. Busy yung mga lola bells tsaka lolo bells natin sa pamimili ng mga plants. Sa mga bagong subscribers namin, maraming salamat sa pag-subscribe sa aming channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, pa-like na lang po tsaka pa-subscribe na din. Sa lahat ng mga viewers namin, maraming salamat din sa palaging panonood. At maganda po yung ating panahon. Pero may forecast po tayo ng ulan mamaya. Hanggang bukas. Ayun lang maganda. Mm-mm. Mamaya alas 6 hanggang 10. Alas 10. May forecast ng ulan. Saka parang mayroon pang hail. So titingnan natin. Kasi syempre pag may hail, ang mga sasakyan natin medyo delikado. Southeast. Sa Pantay yun. Southeast ang forecast na. Na Regina? Pati si Dadong boses, oh. Ganyan pa din. Ay, nako. Kahapon kasi sobrang init ng panahon. Yung 25 degrees dito, pag nasa labas ka, sobrang sakit na sa ulo. Tapos naisip ko, naku, paano pa kaya pag nasa Pinas, yung umaabot ng mga 40, no? Sanay ka na rin naman yan. Kaya nga. Kaso lang, pag nagkakaedad ka kasi, diba, pag sobrang init, parang iba yung pakiramdam mo pag na-expose ka sa sikat ng araw. Tapos, parang, alam mo yun, parang hirap huminga. No, may mga ganong pakiramdam pag nga hindi ka masyado sanay sa sobrang init. Daming mga truck na nakalabas ngayon na mga gumagawa sa daan. Oo, oh, naglalagay sila ng ano pa? Ano yung mga tinatapal nila sa daan, no? Anong tawag dyan pa? Aspalto? Mga tinatakpan nila yung mga potholes. Kasi ngayon, na-expose na yung mga lubak. Nung winter kasi, syempre pantay yan gawa nung snow. Pero pag nalusaw na, ay nako, labasa na yung mga lubak-lubak. Bahay namin, no? Gaayos na rin ang mga garden nila. Pero yung iba, deadma lang. Ay, cute na ng mga bahay talaga pag may mga dahon na yung puno, no? May pa-flower vase tayo dito. Kaso lang, sobrang bango kasi. Ito, oh, sobrang bango. Ayoko singhutin, gawa na may sipon ako. Kape po tayo. Ayan na, yung aming Spanish bread. Bulaklak. Ay, sarap na nakataas yung pa. Parang sarap na sa ano, sa pakiramdam na off mo, wala kang gagawin. Wala ka bang gagawin? So ngayon wala. Dito namin ilabas mamaya yung succulents. Tapos maganda ililipat na. Maganda dito kami mag-ayos. Pero pag hindi, maganda naman eh. Alas 6 pa may ulan eh. Kaya kami, hindi namin masyado na mimiss yung mga tinapay na yung nakakagawian nating bilhin sa Pinas kasi yun nga, ako nakakagawa na ako ng gusto naming lasa ng tinapay.
nakukuha ko na rin yung, alam mo, yung masarap na lasa. Para sa amin, masarap. Masarap ba? Masarap naman talaga. Sabihin mo, hindi masarap, hindi na kita gawan ulit. Namilit eh, no? Ito po yung food namin ngayon, chicken biryani. Almost cooked na po siya. Lagay natin itong manok. Ayan. Tapos i-bake po na. Patungan natin yung mga chicken dito sa taas. Sarap. Uy, ikot. Sarap naman yan. Siyempre, lagyan natin ng ito yung sauce. Iba ngayon yung version ng chicken biryani ko kasi may na-discover silang sauce. Ayan o. Oh. Yan na, oh, biryani sauce. So, ilagay natin dito sa taas. Tingin namin ko ano na. Ayan o. Oh, biryani sauce. Si Sean. Yan, gusto kong biryani. Ano, may sauce. Huwag natin ilahat. Oh, yan. Para, ito na, luto na. Ooh. Para wow. Tingnan mo, oh. Saucy. Wow. Oh. Ano, parang yummy nga siya. Mm-hmm. Mm. Okay, meron pang sauce na tira dyan. Saan natin lagay? Doon sa lamesa. Magmumukbang ka. Iba na yung itsura niya. Ayan, pwede pindagdagan kasi. promote. Biryani sauce. Try nyo. Medyo maanghang lang. Wala ilaw. Mm-mm. Ganyan itsura niya pag may ilaw. Tawagin mo na yung ayaw ng biryani. Bango? Bumili lang kami ng mga ganito sa Dalarama. Mag-barbecue tayo mamaya. Dun sa backyard. Op. Hindi pa maganda ngayon pumunta sa park kasi malakas yung hangin tsaka ang pollen, grabe. Kahit dun sa backyard namin, yung lamesa namin kakapunas lang nung isang araw, pero kanina punong-puno siya ng, alam mo yung parang dust siya na pollen pala. Akala ko nga ano eh. Alam mo, pinag, ano? Pinagtistisan ng naglagarian. Oo. Akala mo yung kanya ng kahoy ba? Na after ka naglagari, di ba may mga ano yun? May mga dumi-dumi galing sa kahoy. Ganun, punong-puno yung lamesa namin. Kaya yung sipo namin parang lumala pa eh. Nakati sa lalamunan. May nakita nga kaming mga nagmamask. Siguro malakas yung allergy nun. Ooh, may maisa na. Ito lang. Ewan, pili ka na hindi bulok. Bakit naman bulok na kuhanin mo? 0.79. Hindi na bago yan. Binuksan na nila yan. Yan, naabsorb na ng tubig. 0.79 lang. Sana. Kaso lang hindi na masarap. Okay, na lang. Milk. Ay, saging ko. Ha? Ayun nga, kuhanan mo ako. Bag. Yan o, bag. Ito bag. Sweet and spicy ba yun pa? Ito yun o. Ay o, sweet and spicy diba? Na Johnsonville. Mind bouldering weather today. Init, tamig. Meron na po tayong pang BBQ. Yun na po yung dinner namin mamaya. May corn.
Lagay mo dyan pa, oh. Bigat. Ayan na pala yung, ano, may nag-comment na yung mga nagmamahal sa'yo. Password. Fly, fly, butterfly. Ah? Eagle. Sino yung nandyan? Andyan si Alan na. Ay, rarating mo lang din. Napikapin na nila yung project nila. Isa Sanderford daw nila dun sa kanila, Lester. Roll up. Sa Sanderford po natin. Roll up kasi. Kikinisin nyo na maigi yan, ha? Tsaka lagyan nyo ng ano yan. Stain. Pa-stain. Uy, ganda. Uy, hindi po yun. Magaspang pa yan, i-stain mo pa nga yan, eh. Plano po ni Ma'am Rose. Side na lang. Ang ganda yung hub doon. Ito pa. Dali mo na yan, Ma'am Rose. Para may entry din ako, di ba? Umi-entry? Mapilay ka pa dyan sa ako. Umi-entry. Mapilay? Ano ba yun, mapilay? Hello muna sa mga fanay mo, fanay. Hello, mga fans. Ay, hindi ba bawal? Bawal bang hindi mas fan? Hindi naman, kaso kabukas. Ako malaglag. Kung sa atin kasi yan, pwede yan na may sasakay sa likod. Hindi, ganyan bong, yan. Sarado mo na. Ay, sarado ko. Para manaman natin. Kaya, abot muna lahat to dyan. Bago yung sarado. Napasara natin. Ano, isara ko? Sarado mo na. Isara na yung pinto ng ano. Wow. Oh, ayan, magpaipit ka lang dyan. Gusto ko, maipit niya. Sabay pa picture. Sige, bumaba ka. Sige. Yun. Magagasgasan yung kanyang truck. Kahit pambaragan niya. Ito na po. Pagka galing sa pagiging karpintero, ito naman yung ginawa niya. Uy, baka nasobrahan naman yan paglagay mo ng fertilizer. Hardinero naman po. Hardinero naman. Hindi na tayo nakapalit ng paso na kulay puti kasi mahal din. Pinturahan na lang natin to. Parang last year pa natin to balak pinturahan. Hindi na pinturahan eh. Bisibisihan lagi eh. Gumanda na yung aming jade plant, oh. Kaso lang, masyado mabigat. Ito yung mga kasamahan nun eh, pinutulan namin. Ito, magkakapatid to. Oh, magkakasabay. Pinutulan namin kasi sabi namin nga, hahaba siya, di ba? Ganun nga nangyari, kaso lang. Oh. Pero ito, naiwan. Okay. Kasi parang nagtampo. Ah, ganun? Ewan ko lang ha, parang nagtampo. Ayun pa yung isa. Hindi, pinutulan kasi natin. Kaya... Maaga pa siguro, no? Pero nagsanga naman, kaya maganda din. No? Dito na nilagay yung mga maliliit to. Palalakihin muna bago natin ilipat sa medyo malaking paso. Ang cute, no? Yung kapiranggot. Andun yung ano ah. Priya ni Alan. Andun sa labas. Bakit? Anuin mo? Yeah. Hindi na okay na yan. Sprayan natin yan para yung lupa magkumpak. Hindi yan. Anong sprayan? Binuhusan ko na nga ng tubig eh. Huwag na spray. Spray ganun din naman yan. Dapat ito, ilipat natin to sa malaking paso. Alin? Ayun nga, paso sa harap mo oh. Hindi. Ilipat natin yung money tree sa mas malaking paso. Well, ito na ah. Lipat na namin, man. Melissa, baka may gano'n yan. May kapatid. Nalagaan namin yan. Ay, tama lang na ilipat kasi yung roots niya, no? Sakto na yan. Wow, ganda niya dyan, no? Oo nga. Wala. Wala, maglalabas yan pag hindi mo inaanap. Ayun na. Diba, iba na yung mga paso natin. Ganda na. Wow, may pag-anon pa. Parang abono lang. Sana naman ruta mo. Sana naman tayo sa kaya, no? Kadeshi. Anong gagawin niyo dun sa bed pa? Ano namin?
Sander na. Isa Sander. Sa Sanderford po nila yung bed. Kikinisin nila. Kikinisin lang namin para hindi masalugsob yung mga ihiga doon. Chika muna tayo habang papunta doon sa bahay nila. Ay, may nabasa akong post sa group na sinasalihan ko sa Facebook. Sabi niya, bakit daw yung mga matatagal na daw sa Canada, pagngitian mo daw. Hindi daw ngumingiti sa'yo, sabi. Oo, ano kaya yun? Iniisip daw ng, ano? Ano kaya iniisip nila? Utangan mo? Sabi nga lang. Hindi naman siguro kasi... Malay mo yung nagsasabi na yung mga datihan, hindi ngumingiti, baka yung ngingitian niya, katulad niya rin na baguhan. Oo nga, no? Pero, paano mo malaman naman kung matagal na yung tito or hindi, diba? At saka wala naman yun sa bago, wala na yan sa luma. Kung ugali mo talaga na... Hindi ka ngumingiti sa taong nakangiti sa'yo, baka, di ba, nasa tao lang din yun. Kasi meron din naman kami nakakasalubong eh. Kami eh, matagal na kami dito, pero yung mga nakakasalubong namin minsan, hindi rin namin nakikita na ngumingiti. Kaya kung minsan, hindi na rin kami nangiti. Kasi parang napapahiya ka ba sa sarili mo minsan na nangingitian mo sila, tapos sa'yo, hindi no? O yung hindi nagre-response, hindi nangingiti, hindi nagtatango. Pero yun, diba? Pero yung sabi ng iba, hindi kaya ano lang din. Alam mo yung may iniisip daw na, halimbawa, nakakatapos lang pala ng trabaho niya doon, tapos papunta pa wala sa second job niya. Pagod, kumbaga pagod. Yun yung sabi ng iba. Really? O kaya... Wala, ano lang yun? Hindi naman siguro, ma. Kasi mayroong maraming mga hardworking din naman na nakakasalubong. Ito naman, sineryoso. Joke nga lang ng iba. Hindi, joke yun. Hindi. May mga ganong ano siguro na baka pagod. Or parang wala ba sa isip nila na nakakasalubong mo na may nakangiti pala sa'yo. Tapos yung iba naman, baka malalim na ito iniisip. Baka daw, alam mo na, wala pa daw sahod. Tapos... na taon na may humihingi na daw, mga ganon. At namumroblema kung saan kong kukuha ng ipapadala. Uminom na ako ng ano, Claritin. Oo nga, ba't dito ka nakapila? Pero dati, nung baguhan kami dito, may ganon din kaming na-encounter na... Hindi ko lang din alam kung baguhan siya or ano. Basta may kababayan tayo minsan na ngitian mo, hindi rin talaga nangiti. Mama, sabi ko nga, wala sa bago, wala sa luma. Oo nga. Hindi, I mean ko, so, nung ako pa lang, nung baguhan ako dito, may namimit akong kababayan na hindi rin ngumingiti pagkang ngitian mo. Sabi ko lang din, baka ibang lahi sila. Kasi diba yung mga ibang lahi dito, pag tiningnan mo, parang mga Pinoy din. Ganun. Sabagay, wala naman sa lahi yun eh. Kung... Sa lahi, wala sa bago, wala sa matagal. Sa tao yan. Sa tao kung... Kasi katulad ko rin minsan. O katulad nun sa matanda kanina, magkalayo kami. Pero binati niya ako, kaya nagre-response ako sa kanya. Oh, hindi ka pwede dito. Sabi na eh. Kaya umikot ako doon nakaraan eh. Doon tayo sa... Ayun oh. Close dito yung daan. So mag-u-turn tayo. Balik tayo doon sa kabilang side. Ang laki ng ginagawa dito ah. Ayun oh. Pag ibang lahi siguro, medyo... Pwede mo pa masabi na hindi talaga mag-ingiti kasi... Ibang lahi eh. Minsan kasi sila, parang sabihin ba, o sino ka ba? May ganang ugali sila. Oo. Yung minsan, yung marin, kilala mo ba yun? Sino ba yun? Doon ka sa dulo pa, sa Emerald. Ah, Garnet pala. Maganda din dito mga bahay, no?
tayo, nagustuhan ko yung ano, yung bahay. Ay, ganda oh. Wood accent, ano? Oo, may wood. Ganda dito. Ito ginagawa pa lang. Parang under renovation. Parang ganda talaga yung bahay na yata, ano? Elevated, no? Mm-mm. Ang ganda ng mga puno oh, nag-meet sa gitna. Hanggang dito na lang muna yung video namin for today. Wala masyado tayong ganap. Dito na muna kami. Hanggang sa muli. Ingat-ingat. Bye-bye. Tingnan natin yung mga plants nila. Lumago na nga. O yung ano nyo, yung talong nyo, para hindi masyado nanilaw. Yung sa amin nanilaw. Siyempre, green thumb kami. Hindi nga, parang gumanyan siya. Ayan, gumanyan yung talong namin. Oo, pero yung mga ilalim lang naman. Kasi mag-init kahapon. Namatay kaya yung mga bulaklak sa harap. Wow, kamatis na yan. Malalaki na din, no? Sile. May kakainin na naman si Bajing pagka nagkaroon ng bunga. Ano to, bunga? Vegetarian pa naman si Bajing. Meron po dito paggawaan ng furniture. And doon pagka hindi maganda yung kulalabasan niya na. Ano yun, parang magiging rustic.